din namin yung negosyo. Parang I hired, we had some AIM students study the entire business. AIM, Asian Institute of Management. To share it, yung AIM is one of our clients. We develop our US enrollment system. So mga ano mga kliyente mo puro mga high end ha. Kasi Microsoft sila, So sikat ka na, kailangan mo na ng pagkakitaan yung mga connection ninyo. How can I turn from kasi it's about, you know, like what you're doing now, no? You're introducing yourself to me. That's very good. Kasi so ang daming partner na ano na mga mentors or mga negosyante ni Go Negosyo, no? So getting noticed here if the mentors start using this and they like it, no, parang make sure that your company logo is in the app, yes, that it's promoted somehow, para sino kaya gumawa nito para makita nila doon, di ba? O tapos nandoon na yung contact info ninyo, di ba? So para there's a way for them to touch base with you. So anyway, going back, so we created the second company, which is direct selling, kasi nasa retail na si Fern, so ngayon si IFERN networking. So the most popular product right now from vitamin C, vitamin D naman. Vitamin D, no? Which you know, parang surprising everybody kasi everybody, all the human body needs a vitamin D. So marami kaming mga testimony, mga cancer, stroke, sakit sa puso, mga psoriasis, gumagaling vitamin D lang. Vitamin D? Yung murang produkto, Fern D, murang produkto, pero grabe yung mga sakit na napapagaling, which people are surprised with. So these are the two vehicles right now that we have. And last year, we purchased a company to manufacture our own products. Ah, okay. Diba? So parang kaya na talaga sa... So dati, pinapanumanufacture namin, di ba? Parang once everything's transferred, we will manufacture everything by ourselves. So I think parang yung kabuuan ng negosyo, parang buo, parang naaaral namin, nagagawa namin, kumbaga napag-isipan namin. So that's why, you know, parang the great thing is the... When we started Fern, the vision was sharing prosperity through entrepreneurship. So IFERN, ganun din, sharing prosperity through entrepreneurship. That's why it's so aligned with what Go Negosyo is doing. Kasi that's all we do. Ako, non-stop everyday nagme-mentor ako. So parang dito, parang when I come here, it's something easy for me to do. Kasi that's what I do everyday. Parang I ask people, okay, what do you do? Ganun. So para like you, if you ask me between the t-shirt business and this one, parang the t-shirt business is a hobby. Diba? Medyo maliit. Parang hobby lang siya. Kasi number one, you know, punta, tingin ka lang dito sa mall na to, di ba? Parang yung mga malalaking brands na nandyan, di ba? T-shirt ang pinakamabenta nila na produkto, di ba? Pagka, parang because they have the brand, then they can sell higher, di ba? Ikaw, sabi mo nga, 100 yung cost mo. Dun sa 100, pinagkakitaan ka na. Yes. Diba? Tapos ilagay mo yung print mo, mas mataas pa. Dito, the same shirt, they can be selling for 300, 400, 500. Because of branding. I was in a Louis Vuitton event last night. T-shirt, Louis Vuitton, 34,000. It's white t-shirt with the LV print. Kasi si Louis Vuitton siya, 34,000 na. It's all about branding. I had a mentor before then. Kasi every mentor will nag-ano. He had the apparel business. So, he explained to me na this shirt... Si Pen siya. Hindi si Pen siya. Another newbie lang siya pero malaki naman. Okay. Ang pare-pares lang daw yung t-shirt daw. So if this plain t-shirt I can sell 300. If I put that bench or bench shop mark, I can sell it 800. So it's all about branding. Kaya nga, brand talaga siya eh. So parang para sa inyo ngayon, so that's what we've actually, when Fernsey started, it was a, nobody knew about, kasi different yung formula namin. Ang binibenta sa market, ascorbic acid. So what we have is sodium ascorbate. So we promote, it's non-acidic. The problem is, the FDA only allowed us to put ascorbic acid on the box. Kasi yun yung generic name daw ng vitamin C sa Pilipinas. So can you imagine, our distributors are out there promoting the Fern C, the non-acidic vitamin C. Generic name, ascorbic acid. Parang tanga lang, di ba? So parang dinadaan mo sa explanation, no? And eventually, finally, FDA allowed to change. Parang nabago yung batas. Nabago yung batas. So from ascorbic, pinayagan ng sodium ascorbate. Kasi ang pitch nga nung mga nasa Mercury, I think nakaranas ako ng Fern C na nag-aano sa Mercury sa alap ng cashier na this is non-acidic.
sodium ascorbate level. So what we did, no, parang since we were nobody at that time, mm-hmm. parang ang ginawa namin, yung supplier namin, DSM of Switzerland, they have a global quality branding logo called Quality. Pagka nakatatak yung Quality by DSM of Switzerland, that's your way to tell people, hey, yung binibili mong vitamin C, laman nito made in Switzerland. Kung wala kasing tatak niyan, saan galing? Di ba? Kasi dalawa na lang gumagawa ng vitamin C ngayon. Europe, no, which the factory that supplies us, and China. So kung wala ka nitong logo na to, China ka na. Okay? So parang same as you. Sino ba si... Anong pangalan nyo? Highly Succeed. Highly Succeed. Okay, sino ba si Highly Succeed? Oh, si Highly Succeed yung gumawa ng Go Negosyo na app. Si Highly Succeed yung gumawa ng AIM na enrollment system. So you're attaching yourself to the bigger brands, no? The bigger brand is Go Negosyo. Go Negosyo is what? Go Negosyo is composed of the people who advocate entrepreneurship. The biggest entrepreneurs in the country are part of it. So the question is, parang will this tie up with Go Negosyo be your entryway to these other entrepreneurs? Yes. Kasi for like me, we have our own IT department, di ba? So maybe so, I will... IT department niya, sir, nag-ano rin kayo, nagko-coding? Yeah, yeah, we code everything. Parang kasi before we were getting third party. Mm-hmm. Okay, tapos so parang when we put up IFERN, we started with a third party who produced who supplied the app, the system to us, everything. So right now, we hired our own in-house programmers and we develop our own app. Kasi para wala na kami kausap na third party. Meron bugs, may kausap ka, hindi available, babalik bukas, ganun. Eh, pag empleyado mo siya, may problema ngayon, ayusin mo ngayon. In the end, pareho lang eh. Pareho lang. Basta may ginagawa yung programmer mo, pareho lang. Pag wala siyang ginagawa, lugi ka. Pag may ginagawa, okay. No? So, nung natapos yung app namin, yung enterprise resource program naman yung ginawa namin. ERP naman yung before third party rin. Ngayon, yung pinagawa ko in-house. So, parang... Talaga yung mga developers. Oo. Tapos, syempre, we create our online portal. Lahat parang in-house na. Parang meron kami mga app developer, meron din kami mga... Di ba, parang yung mga apps, yung mga, meron kang yung nagde-develop nung kung ano yung itsura nung UI, front-end. Diba? Front-end, di ba? So, we have people doing that also. So, para sa akin, you need to keep talking to these entrepreneurs, keep introducing yourself. How many nang gumagamit itong Mentor Me app mo? I think taas sa 10,000 pa lang. 10,000 na. Pero yung 10,000, ano mas marami? Mentees. Yung sa mentor side. Kasi pwede kang mag-register dito as a mentor, kaso i-approve pa sa backend. Okay. Kasi anyone naman pwede mag-register, pero titignan namin kung legit mentor ka talaga. Hmm. Sila, Sir PA, yung sa Go Negosyo part na yung nag-approve. Oh, oh, oh. Pero pag mentee, anyone. Kaya nga. So, sino na yung, parang, ilan na yung mentors mo dito? Ang mentors are around 3,000. Yung sa mentees, 7 plus 7,000. Okay, so 3,000 na yung mentors mo. So, that's good. Mm-hmm. So, kailangan matuwa yung mga mentees sa paggamit dito. Kaya kasi, so mentors pala. Kasi sa mentors na pwede magka-negosyo. Yes. Eh. Diba? Si mentees, gagamit siya, matutuwa sila. Pero yung pwedeng mag-hire nung kumpanya nyo, mentors. Diba? So, we're getting leads every event, mentor meeting. May nakuha ka ng mentor na nagpa-develop sa inyo? Marami na kami share na book na meeting and uh-oh. Yung iba for demo na, iba uh-oh. For proposal. So wala pang wala pa yung pinaka, sale. Wala pa yung pinaka-close. Yun yung icebreaker. Yun yung icebreaker. Yun yung inaabangan ninyo. Kailangan, kasi, pag may makuha na kayo doon, di okay na. Sabi, hindi sayang effort natin kaya, dito. Kaya kasi may nakuha na tayong benta. Pero diba? Kung tutusin, sobrang daming leads. Yung leads is another thing, closing is another thing. Yes. Kasi the leads, anybody, sige, punta kayo, di ba? Parang kanyari ako, parang pwede ko sabihin, sige, hmm. Parang tapos bibigay ko yung number ng IT manager ko. Tapos ending, wala nangyari, di ba? Ang business talagang kailangan sipag at syaga, totoo yun. No? Parang when I got the PLDT MVP Bossing Award, kasabay ko si Coring Ramos, National Bookstore. Tinanong daw ang secret, grand bossing siya. Sabi niya, wala secret, sipag at syaga. Di ba? Parang, you need to, lahat ng lead na binigay sa'yo,
kailangan puntahan mo. Hindi bali sa kanya hindi. Parang talagang tiyagain mo. Kasi hindi mo alam kung yung time na talagang kailangan niya, tapos ikaw yung pumatok, sa'yo na niya ibibigay. Di ba? May mga ganun, right place at the right time. Yeah. But you will not be in the right place at the right time if you don't show up. Di ba? The first thing is about showing up. If you don't show up, there's no right place at the right time. Ako, in the networking company side, parang we do big events, SMX, di ba? Expo. Parang mga, di, yung mga, ano, mga awarding event, product launches, ganyan. So we do that not just in Manila, we do it in Iloilo, Davao, Cebu, ganun. Parang nationwide, nag-iikot kami. Ang pinaka-important na tinutulong namin doon, the power of the follow-up. Kasi mag-attend ng event, di ba? Parang ganyan, ganda ng screen, dumating yung mga senator, picture-picture, selfie-selfie. So parang lahat ng tao, parang nabibighani. Pero ang tanong, pag-uwi, in-apply ba niya yung natutunan niya? Di ba? Pag sinabi ko, ako as mentor, kanina nagbigay ako advice, o kailangan mo palitan signage mo, kailangan ganito, kailangan ganyan. Ang tanong, pag-uwi niya, gagawin ba niya? Pag di niya ginawa, wala nangyari, di ba? So, we tell our people, after the big event, syempre, wow, hype na hype sila kasi makikita lang yung mga awardee kumita 500,000 in 1 month, 1 million in 1 month, ganun yung direct selling company. So, we have people earning as much as 3 million in 1 month. So, wow, value na value ka. Yung event namin, nagpa-parking kami ng mga kotse, Mustang, Mercedes, ganyan. So, value sila, grabe, gusto ko rin magka-kotse. Parang hype na hype. Oo, hype na hype ka. Pero, pag after the event, yung mga bisita mo na dinala mo, hindi mo binalikan na, oh, pare, ano, magjo-join ka na ba? Ano, meron na naman meeting, ano, mag-member ka na para sa next meeting. Ano, matututo na tayo. Di ba? Kasi, when you join, that's just the first step, eh. You need to learn about the business. Di ba? Once you learn, then next step is doing it. So, dito sa iyo, ganun, nakakuha ka ng maraming leads. Di ba? So, parang panel siya. Because you did it with the GoNegosyo, nandito to, marami tong leads. Paano yung para maging sale? Diba? Kailangan, tsatsagain ninyo yun. Doon kayo bubuhos ng oras na lahat ng lead mapuntahan, makausap yung mga tamang tao, makakuha nung ano, possible opportunities. Oo, hindi possible opportunity, yung magbabayad talaga na. I'm okay, thank you. Yeah, makagutom na siya. Kasama ko siya. We have a booth there sa... Diba? So, parang, ano ko pa, yung sa t-shirt niya, sobrang exert ng effort, pagod. Pero in the end, unlit pa rin ang... Kaya nga. So, you need to understand, diba, kung saan ka makikita, saan ka yayaman. Diba? Parang like, sa amin sa networking side, diba? Parang we talk to employees all the time. We talk to retirees, we talk to OFW. And then they realize, oh nga, no, 30 years ako nagtrabaho, wala naman nangyari sa akin. Hindi ako naging milyonaryo, di ba? Siyempre ngayon, yung millennials, kayo yung mga bata, siyempre nakikita niyo sa mga Facebook, IG, mga kotse, relo, di ba, mga vacation. Siyempre gusto niyo na magkaroon din ng ganun lifestyle, di ba? Na-compare mo yung sarili. Oo, di ba? Kung hindi, shit, failure ako. Failure. Kasi sila ganun, ako wala, di ba? Kaya nga karamihan ng mga millennials, medyo nagmamadali. Nagmamadali lahat. We understand that and we tell people, kaya nga nakakatawa, sabi nga, yung mga millennials, kasi siyempre hindi pala naranasan yung nangyari sa pagiging empleyado ng 10-20 years, di ba? So, meron kaming part ng talk, sinasabi namin, teka, nung empleyado ka, 15 years ka nagtrabaho, wala nangyari sa'yo. Bakit dito, kakanegosyo mo lang, gusto mo bukas mayaman ka na, di ba? Ano ba naman kung 15 years ang binuhos mo dyan, before mo na-realize na wala nangyari sa'yo, ano ba naman yung magbigay ka ng isang taon, dalawang taon, tatlong taon, bago mo hanapan ng sobrang gandang resulta? Kasi 15 years, wala nangyari sa'yo, di ba? Eh, ordinary nga student, you study for 16 years, but nothing happens to you. After you graduate, you can find a job, di ba? Anong pinaghirapan ng magulang mo, tuition mo, tas ending mo, call center. Sana hindi ka nalang nag-college, dumiretso ka ng call center. Di ba? Kasi... Tas minimum wage. Matas pa yung sweldo mo sa call center, di ba? Hindi naman required ni call center ng college degree, di ba? Sana hindi ka nalang college, sinayang mo yung 4 na taon, sana kumikita ka na. Di ba? Kasi in the end, parang stuck pa rin ang Pilipinas dun sa ano eh. Anak, mag-aaral ka mabuti para pag-graduate mo, makahanap ka ng magandang trabaho. Matulungan mo kami. So, lahat ng mindset ng Pinoy is maging empleyado. To be a good employee. Yun nga man eh. We're going kasi, sir, sa mga sa Thailand, Malaysia. To do business. Yun yung maliro sa Pinoy. Parang ginawa tayo para maging good employee. Yes, pakpalit tayo ng empleyado. Pakpalit tayo ng OFW. Yung mindset ng Pinoy is to be a good employee lagi na wala tayong entrepreneurial skills. Actually, meron eh. Hindi lang nila na
open up eh. Ang entrepreneur still gusto magtayo sari-sari store. Oh, yun nga sir. Tsaka yung t-shirt yan. Gawa tayo, printa tayong t-shirt. Lahat ng kanto meron nag-imprinta ng t-shirt eh. Tsaka takot din mag-restaurant ko. Gusto ko mag-put up ng isang business, for example, t-shirt or any business. Parang takot ko i-risk yung day job ko na dito kasi regular. Tama. Regular na sumasawa. Di ba pag nag-business ako, baka in 3 months wala akong kita. Magugulat ka sa negosyo ko, yung networking. Hmm. Kumikita na ng public school teacher to ha. 24,000 na ang sweldo niya. Part-time sa amin. Kumikita ng 110,000. A month? A month. Takot pa mag-resign. Sabi nung mister, wag daw mag-resign. Sa, pero si mister, nag-resign na. Nag-resign. Kasi laki na nakita ni Missy. Is sila networking sila? So, nasa, ano sila, upline sila? Oh, hindi. Parang yung kumikita ng 100 sa amin, normal lang yun. Ha? Ang mga nasa taas, 2 million, 3 million naman. And when I say, ano, these are people only started 1 year ago, 2 years ago. Okay, so, parang talagang pagka naka-ingrain na kasi sa mindset, mahirap baguhin. No, meron, kumikita na siya, 300,000 na. Ayaw pa rin niya bitawan yung trabaho niya. Kasi baka tsamba lang daw. Baka parang nanalo lang ng sweepstake. Baka mamaya, next month, wala na daw. Hindi niya naisip na you can get your job back anytime. Pero the opportunity to earn this much, parang you need to maximize as long as you're earning that much. Kasi kunyari yung t-shirt, kaya niya bumenta ng 800 t-shirt every month, pwede mo bitawan ng trabaho mo. Kasi yeah, sir, bobomba muna ako dito kasi baka mag 1,000 shirt every month to, di ba? Di 80,000 a month inikita, di ba? Di ba? Di okay na yon, di ba? Depende, I don't know how much you're making, di ba? Eh, kasi kung mapapalaki mo siya, kasi you need to go where the opportunity is eh. Di ba? Parang yun yung kahit na kumikita na ng malaki, kailangan pa namin kausapin yung parang tatakutin pa namin, ay sige, ayaw mo mag-resign sa trabaho mo, ikaw ang i-resign namin sa kumpanya namin. Kasi yung mga tao mo nag-expectation na eh, kumikita ka na ng malaki, leader ka na eh. Yung mga tao na nasa ilalim mo, gusto rin kumita katulad mo. Siyempre, ang system kasi namin, first you become a member, then once you learn, you start becoming a teacher kasi you need to teach the people under you. After you become a teacher, you become a mentor. Mm. After you become a mentor, you become a motivator. Mm. Okay, so there are 4 levels. Pero ganun nakalaki yung... Right now, ang active namin, 30,000. Small pa lang si Fern, 1 million members inabot namin doon. Pero nag-ano kaya? Parang we dissolve that, tapos and then we put up the new one. Kasi nga, parang whatever we do, mas malaki na yung kain ng drugstore kesa doon sa napupunta sa network namin. Ah, which kasalanan din ni network kasi sila yung nagsusupply sa drugstore. Pinakiusap nila sa sabi namin, di bawal to sa drugstore. Silang nakiusap, sir, sayang, ang laki ng order, ganyan, ganyan. Pag di namin binigay, sayang yung kita, ganon. Pero gusto na kapag kinikita ni drugstore sa inyo? Oo naman. Sobrang laki ng patong nila? Oo, oo, oo. Parang, actually, ang magandang kita talaga is the direct sellers. Kasi what we do is, parang from, tinatanggal mo yung factory, diba? Tapos, let's say, marketing company, tapos, distributor, tapos drugstore, tapos consumer. So, ang dami na sa gitna. Oo, company, consumer na. So, consumer can be 2 kinds. Consumer who just consume or consumer who sells also. Okay. So, wala na tong lahat na sa gitna. Kaya ang malaking cut na punta sa kanya. Kaya dumadami ang multi-level. Kasi, parang there are things that are not available to ordinary people. One is time leveraging. One is money leveraging. Kasi pag ikaw, isa lang ang katawan mo eh. Diba? So parang pagka meron kang sinasabi ng time leveraging, ikaw, nandito ka, let's say meron 100 people sa ilalim mo. Mm-hmm. So if you're working for 8 hours and the 100 people here is working for 8 hours also, 800 hours yung nagtatrabaho para sa'yo. Diba? Yung pera mo na isang beses ka lang naglabas ng puhunan, pero because yung system, kumikita ka doon sa negosyo na ginagawa nila, para nagkaroon ka ng 100 na Jollibee branch. Diba? Na ikaw yung nasa taas, isa lang pinuhunan mo, pero lahat na nangyari dito, may commission ka. Kasi yun yung sistema. So, nagkaroon ka ng time leveraging and money leveraging, which ordinary traditional business and jobs do not kaya have. Kaya lumalaki ang lagi ang multi-level. Yes. It's, you know, parang is the number one industry in the world creating new millionaires. Multi-level. Oo. Parang ba't siyempre, pangit yung reputasyon niya sa Pilipinas. Oo, sobra. Kasi scam yan, pyramiding. Kasi why? Number one, din naman goal nila, ang goal namin, sharing prosperity through entrepreneurship. So, we only achieve our vision
Okay, thank you. We only achieve our vision pagka kumita yung mga tao namin. Mm-hmm. Di ba? Paano siya kikita? The only way nakikita siya if malakas ang benta niya or dumami yung tao sa ilalim niya and together, collectively, they have big sales. Di ba? So, focus kami na ituruan yung mga tao namin. Hindi yung other companies kaya nagkaroon ng bad reputation kahit ano lang yung produkto. Tsaka kahit sinong tao lang. Expensive. Di ba? Kahit sino lang. Pag nag-join, member ka lang, bigla ka na naging leader. Oh. Hindi ganun. Sa amin kasi may process eh. Yung sa amin, bago magkakotse mga tao namin, 1 year, 2 years, 3 years, hindi buwan. Kasi pagka meron ka ng 600 na tao sa ilalim mo, 300 on one side, 300 on the other side, we will give you 50,000 for down payment. And by that time, I'm already certain na kaya mo na yung negosyo mo. Kasi meron ka ng 600 na tao sa ilalim mo, hindi naman mangyayari yan na tsamba eh. Mapis, diba? Magaling ka talaga mag-talk. Oo, marunong ka na mag-talk, marunong ka na magbenta, marunong ka na rin magturo. Hindi ka aabot ng 600 kung hindi ka marunong magturo. So, how can you teach if you don't understand? You need to understand first before you can teach. Diba? Yun yung test eh. Kung hindi mo siya kaya ituro, hindi mo ba siya naiintindihan? Yes. Diba? Okay. So, once they already have the 600 people under them, we will give them 50,000 for down payment. By then, alam ko na kumikita na siya 80 to 100,000 a month. Kayang-kaya na niya yung monthly. Hindi na siya malalimatahan ng kotse. Yung other companies, makakuha ka lang ng 20, 30 na tao sa ilalim mo, lalabasan ka niya ng kotse. So, ang saya-saya mo. Tapos, eh, syempre, may beginner's luck. Wala ka ng tao na makausap, wala na sumasali sa'yo. Paano na monthly mo? Ayun na, nabatak na yung kotse mo. Kaya kami, wala kami history na nabatak na kotse. Kasi, it's all about being responsible. Parang I will not put my name, di ba? Pangit na nga yung pangalan ng networking sa Pilipinas, di ba? Ipapasok ko yung pangalan ko rito, tapos ganun din kami. Hindi ako papayag. Siyempre, I carry the go-negosyo name also, di ba? Parang kailangan yung gagawin ko, legit, super legit, talagang yung tao na wala, kikita. Yung kumikita, yayaman, di ba? Parang sa goal ko hindi lang Pilipinas, ang goal ko international. Sa goal ko to be the first publicly listed networking company sa Pilipinas. Wala pa nakakagawa nun sa Pilipinas. Kasi before I go international na in a big way, pag if I can say I'm publicly listed, hindi na yung small yun kasi, you know, let's be frank, hindi naman maganda ang pangalan na Pilipinas eh. Pagka sinabi mong Pinoy, eh, sana na, OFW yan, Bobo, domestic helper yan, di ba, waiter yan, nurse yan. Yung masakit, kasi yun, I travel a lot din. Pagtingin nila sa Pinoy, yung metro daw natin, basura, ganun, train system. Parang, sa Pinoy, parang, di ba, nakaka. Yung sabi ko, para, ano, ito yung kumpanya, IFERN. Sabi ko, ito yung member sa Pilipinas. Kunin natin yung 10 million OFW bago natin ipasok yung buong mundo. Para tong 10 million, kikita sila kung saan bansa man sila. Pumasok sila OFW, alis sila, entrepreneur na. Diba? Parang kumikita na sila. Para hindi sayang yung years nila doon, di ba? Para napakinabangan nila. Hey, sir, ilang taong ka bago nag-start doing business? I started 21. Kasi I'm 21. Yung 21 ako, pero difference natin, lolo ko mayaman, lolo ko may negosyo sila, nanay tatay ko mayaman, may negosyo. So ako, parang minana ko lang yung negosyo. Meron ako mga minana na negosyo. So bata pa, mindset namin, negosyo na. Business na talaga. Kasi sabi, anak, mag-aaral ka mabuti, pag-graduate mo, ikaw na magpatakbo ng negosyo. O para makapagpatayo ka ng sariling negosyo, hindi yung makahanap ng magandang trabaho. Iba yung teaching sa amin. Sabi ko nga, nung lumaki na ako, saka ko narinig yung para makahanap magandang trabaho. Yung pag-graduate ko nga, sabi na nanay, maghanap ka na. Ha? Ba't ako maghanap trabaho? Rami natin negosyo. Kaya, sabi niya, kailangan matuto ka muna maging empleyado bago kita gawing boss. Pero nagtrabaho ko. 1.5 years, nag-empleyado ako. Sa? Far East Bank. Binili ng BPI. Wala ng Far East Bank ngayon. So parang ano lang talaga, nag-experience, nag-gain ka lang ng experience. Yeah, parang, and totoo yun, you need to learn how to become an employee first. Hindi pwede yung boss ka kagad. Kaya, diba? So, ako nga, kasi, susama ako sa ganito, parang naging yung thinking, yung mindset ko is all about business. Na. Yun nga yung maganda, kasi habang, diba, that's why GoNegosyo was founded, para yung next generation natin, yung mga kabataan, maturuan natin na, hey, magnegosyo kayo. Huwag empleyado lang, na parang pag nakuha ka na ng trabaho, tapos ka na. Hindi, yeah. Diba? Dapat parang stepping stone lang si trabaho. Ang next step mo talaga, maging negosyante.